halos asin na lang daw inuulam para lang may pambigay kay Jenna. Tama ho ba? Opo, sir. 14 years nyo na karelasyon itong si Jenna, pero ni minsan ninyo pa po nakikita. Parang nabubudol ka rito at dahil padala ka ng padala ng pera for the past 14 years, bakit ka pumapayag na hindi siya makipagkita sa'yo? May sakit po na inoperahan po kasi yun eh. Ngayon may advice po si doktora, hindi pa po pwedeng magkita. Magandang hapon, Jenna. Sino to? Oh, si Albert. Ha? Albert, naghahanap ako girlfriend. Ikaw ba si Jenna? Hindi. Sino ka? Si Lydia. Si Lydia? Pwede ba tayo magkita? Pwede ba makuha ang address ni Jenna? Meron ka bibigyan ng pera, 50,000. Nakatulog na yan. Nung lalaki, baka may dependent personality disorder ito. Pwedeng magkaroon ng delusional disorder na kaakibat ng dependent personality disorder na hindi siya pwedeng mawalan ng magmamahal sa kanya. Ang ginagawang panluloko, hindi niya nakikita ang panluloko po yun. Salamat po sa pagpunta, sir. Hopefully, masusolve po natin yung matagal mo ng problema at magkaalamanan kung talagang meron bang totoong Jenna na yung picture niya ay pagkaganda-ganda, kung siya ba talaga yon. Kasi sir, for 14 years, binulag niya kayo. Ibig sabihin, bulag yung puso ninyo na paibig niya kayo kung sino man yung gumagawa ng kalokohan sa'yo dahil sa picture. At ang dami niya mga sinasabi sa inyo na lahat ay kasinungalingan at pinaniniwalaan niyo. Talagang blindly in love siya doon sa picture. Meron pa kayong mga gustong sabihin bago namin pong tawagan yung tunay na may-ari ng picture? Wala naman po, sir. Wala. Pero interesado kayong makita. Pwede naman. Makausap. Opo. Yung mismo may-ari ng litrato. Ang may-ari ng litrato po ay si Bea Candaza. Siya po ay dating model po ng Avon. And yun nga pong picture na yan ay sa Avon po niya. Yung photoshoot po sa Avon po yan. Sa isang brand po. This is another case of identity theft. Ninakaw po yung identity ni Bea Candaza ng scammer para kayo po iskamin. For 14 years, ang laking pera na ibigay ni sir. Milyon na ata, no? Okay. Magandang hapon po sa inyo, Auntie. Yes. Auntie Good Marian. Afternoon po, Idol. Sir Ronel, hopefully masosolve po natin itong problema. Matagal nyo na problema sa inyong kapatid na paulit-ulit na lang niloloko itong nagpapanggap na siya ay may-ari ng isang magandang picture na hindi naman po. Alam niyo na po ano na ikwento na sa inyo ng mga research namin kung sino talagang may-ari ng picture at anong pangalan niya? Based po dun sa mga comments po na po sa video, may nagsabi po na si Bea nga daw po. Pero hindi pa po namin nakakausap siya, ni na text man lang na kung siya talaga yun. Walang kinalaman po si Miss Bea Candaza sa panluloko kay RG Anorias. Bea, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hi, Sir Rafi. Hi, good afternoon. Bea Candaza po. Salamat naman po, ma'am. Tinanggap niyo po ang aming tawag. Yes po, of course. Gusto ko rin pong maging maka-move forward na po kung ano po yung magandang matutulong natin for Sir RG. Malaking may tutulong niyo po sa kanya, especially for his mental health. Kasi nga po, for 14 years, nagagamit po yung inyong picture, na in love po siya sa picture ninyo. Akala niya, kayo po talaga yon, at nagpapadala po siya ng pera sa taong nang iscam sa kanya. Millions na po inabot. At to the extent ngayon, pati yung trabaho niya po nalalagay sa alanganin dahil na in love siya ng husto sa inyo po, sa picture ninyo. So, ngayon po ma'am, magkalamanan na gusto ko manggaling sa inyo, nakangiti ka si sir. Kita mo, yung pungay na pungay mata ni sir, very happy siya. Magkalamanan na ngayon, ma'am, na yung picture na yon ginamit lang at walang kinalaman sa mga panlulokong nagawa sa kanya. Go ahead, ma'am. Hi, Sir RG. Bea po. Yes po, ako po yung nasa picture. Like mentioned ko po sa team ni Sir Rafi, I used to model po kasi for Avon. Yung picture po na yun, galing po sa photoshoot. If you Google po my name, makikita niyo po yung part ng mga, yung iba pong pictures na ganon. Yun po, nag-decide po ako na makipag-usap sa inyo ngayon. Baka po sakaling dito niyo po mahanap yung peace na kailangan niyo po. So, hindi po ako talaga yung nakakausap nyo, or yung, lalo na hindi po ako yung pinapadalhan nyo, pero yung picture ko po yung ginagamit ng tao na yon. So, ngayon po sinasabi ko po sa inyo yung totoo na sana po matanggap nyo, and sana po by this conversation po mahanap nyo po yung pag-move on at peace na kailangan nyo po. Ayan. Okay. By the way, Miss Bea, hindi niya po nakausap
yung scammer. Puro ano lang po, puro chat lang. Message lang. Oh. Pag ni-request niya na makausap, nagpapalusot, bawal daw, sabi ng doktor, magsalita, etc., etc. So, ang daming, at naniniwala man ito si sir. Kaya maganda po ito, lumantad na kay ma'am, at sinabi niyo ng katotohanan na talagang na-scam lang siya at nagagamit ng picture niyo. Ma'am, kung makikita niyo lang po mata ni sir, sobrang saya ng mata ni sir. Ayan o. Oh. Oh. Sir, ano message niyo po kay Miss Bea? Salamat po ma'am, kasi klinaro niyo po yung ano, yung sa picture. Pero pasensya na rin kasi nadawit kayo dito sa issue na to. Pero patunayan ko pa rin na hindi po kayo yon. Parang kahawig lang po kasi siya, sir. Teka muna. So hindi ka pa rin naniwala na yung picture na yun ay si Bea? Kahawig lang po siya, sir. Eh. Surrender! Surrender na ako! White flag! Sir, siya na yun! Kahawig lang po siya, sir. Ay, talaga naman, sir. What am I gonna do with you? Actually, Sir Rafi, nanghihingi pa po ako ng ibang pictures ni sir, yung girlfriend nga po niya. Kaya lang, isang picture lang po. Papakita talaga natin, ha? Ma'am Bea, tingnan mo, ipapakita namin picture. Is that you? Yes po, sir. Google, you can Google my name po, sir. Lalabas po yung picture na yan. Kasi Avon po na shoot yan. Oh. Even brochure siguro, kung mahanap natin yung actual brochure, then yes. Oh. Ako po talaga yan, sir. Oh. Sa picture. Ayan na. Sir, mismo na sinabi ni Miss Bea, ayaw mo pa rin maniwala. Kilala ko na po siya, sir, ano, sa picture, sa model. Kaya nga, sir, ang sinasabi niya kasi ayaw mo pa rin maniwala na si Bea yung picture na yon. Okay? Nagpapasalamat kay Bea at lumantad siya, pero hindi ka niniwala na siya pa rin yon. Ngayon, bilang patunay, sabi ni Miss Bea, kung nakikinig ka ng husto, yung pong picture na yon, kapag ginugil mo yung pangalan ni Bea Candaza, nandoon po yung picture na yon na ginamit sa inyong panluloko for 14 years nung scammer na yon, kung sino man yon. Gets? Bukod pa dyan, ano pa bang picture yung pinakita sa inyo? Bale, yun lang muna po, sir. Yung, ilang picture bang pinakita sa iyo nung scammer? Yung isa pa lang. Doon pala sa picture na yon, na-inlove ka na. Kaya dinugtungan mo ng picture mo. Hindi naman po ako nag-ano nun, sir. Siya yun? O, siya po yung gumawa nun. Tapos tawagan nyo nung scammer? Love. Love? Opo. Miss Bea, iniisip niya, tinatawag mo siyang love. Kaya ang tawag niya doon sa mga yan, picture ba? Akala niya na ikaw talaga yon. So, ayan na. Pero hindi mo siya love ba, si hindi, Miss Bea? Hindi po. May asawa na po yan, sir. Oh. Oh, di ba? Oh, may asawa na po yan. So, nakakahiya naman po doon sa pamilya niya kasi nadadawit siya. Tama. May asawa na siya. Kaya huwag ka na ma-inlove sa kanya. Huwag na lalo na picture niya yon na ginamit na sa panluloko. Bakit ka ba na-inlove sa picture, sir? Matanong ko lang. Maganda yung picture. Hindi naman po sa maganda, sir. Ano? Sa ano, sir, mahaba kasing kwento, sir. Eh. Paiksin natin. Paano mo na-inkwentro itong picture ni Miss Bea? Kasi nagka-girlfriend po ako dati. Nagka-girlfriend ka? Okay. Opo. Ngayon, nung sagsagan po ng hiwalayan namin. Ah, kasagsagan hiwalayan nyo ng girlfriend mo? Ex, okay. Tapos may mga ilang araw po yun, sir, may nagparandam sa akin. May nagparamdam? Oo, na parang kung saan, parang doon na nagsimula yung parang soulmate. Soulmate? Oo. Ay, ito na nga yung si Bea. Hindi. Na nagparamdam, ito yung soulmate mo na. Ito ako, yung picture nga ni Bea ang lumantad sa harap mo. Anong naging naramdaman mo? Nakita mo yung picture ni Miss Bea na kabi-break up niyo, na kasagsagan ng break up ninyo at ito, nagbubulunti na maging soulmate mo. Nung una, sir, hindi naman po ako na ano kaagad. Naniwala. And then? Kasi nung simula nung ano, sir, bago po binigay ang picture na yan, nakipag-meet po ako dun sa kay nanay. Nanay na parang taga-alaga niya nung maliit pa siya. Nanay nung scammer na yon. Opo. Okay. Doon po nagsimula yun, sir. Pero sir, ang pinagtataka ko, 14 years. Hindi po, sir. Minsan, hindi man nakipagkita sa iyo face to face. Hindi man nakipagkita sa iyo ng video call tulad nito. Ano po? Magte-12 pa lang po. Magte-12 pa lang? Opo. Magte-12 pa lang. Mm-mm. Magkano na po muli ang nabigyan nyo? Sa totoo lang po, sir, hindi naman po siya kusang naghumihingi. Hindi nga po, sir, sige, whether kusa or hiningi sa inyo, magkano na po na ibigay mo dito sa scammer na nagpapanggap na Bea? Wala po namang million, sir. Sabi ng kapatid mo, 1.2. Hindi po, sir. Mga magkano? Kulang-kulang ano lang yun, sir, 500. Kulang-kulang kalahating million. Malaki pa rin, sir, 12 years. Balita ko sa trabaho mo, nagpahinga ka muna? Pahinga muna po ako, sir, sa ngayon. Pinagpahinga ka o nagpahinga ka? Bali, makakabalik po ko pero kailangan ng psychology test.
Ah! Kasi yung unang beses po na inere siya, sir, tinawagan din po natin yung HR. Kasi pati na din po yung mga kasamahan niya sa trabaho, nag-aalala na din po sa kanya. Kasi nga po minsan, yung kinakain niya na lang po, ganto. Para lang po may maipadala dun sa nagpapanggap po. Alam mo, Ms. Bea, yung mga katrabaho niya naawa na sa kanya kasi halos wala na siyang kinakain sa trabaho, sa lunch niya. Wala na siyang ulam, basta't meron lang maipadala doon sa scammer na gumagamit ng picture niyo po. Awang-awa na po sa kanya, yung mga katrabaho niya. Sir, mas maganda po magkaroon kayo ng karelasyon na talagang makikita niyo po, nakakasama niyo. Mahirap po yung sa utak niyo lang po na ganyan lang. Kasi sir, syempre, di ba, gusto niyo rin po namang mag-aalaga sa inyo. So, ilat doon nyo na po itong Jenna para po talagang makahanap kayo ng tao na nandiyan para sa inyo po. Alam mo, sir, RG, ang gutob ko dyan, kakilala mo to eh. Kasi alam na alam niya yung weakest point mo. Saka siya pumasok at basang-basa kanya. Palagay ko matagal mo na kakilala to. And then, yun na, kinatakwartahan ka na. Minanipula ka na. So sir, naniniwala ka na? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Tuloy mo pa rin pag-usap kay ano? Sa ngayon sir, laylo muna kami kasi nga sa isyo. Kasi laylo muna kayong dalawa ni Jenna? Kasi po ano sir hindi po siya pwedeng ma-stress ngayon kasi may follow-up check-up po siya ngayon eh. Teka muna, ano po yung follow-up check-up niya? Sa ngayong May sir, may follow-up check-up siya sa St. Margaret. St. Margaret, which is sa USA po, Idol Rafi. Isang hospital daw po sa USA. O, nasa USA ngayon? Sa ngayon sir, preparation po siya. Papuntang California. In short, sir, ngayon po ay yung babae na sa atong daw po. Ngayon, nandito ngayon yung girl. Opo. In preparation, papacheck up siya sa USA. Opo. Last general check-up niya po. General check-up niya. So, ibig sabihin, pabalik-balik siya ng US at saka dito? Bali, ano po sir, may follow-up po siya sa Capitol, minsan sa Chinese po, hospital. Okay. Naniniwala po kayo doon, sir. How could it be possible na papacheck up sa Amerika tapos wala siyang papamasahe, pang araw-araw nga lang niya na pangangailangan, wala siya pang bili, pang gastos, kinukuha pa sa'yo, tapos yung papacheck up sa Amerika, magastos ang pacheck up sa Amerika lalo kung wala ka insurance. Magastos at po talaga, sa pamasahe pa lamang. Magastos po talaga sir kung ano, kasi sa ngayon sir, yung budget niya po, kasi nag-ano po kami sa paluwagan. Umutang kayo sa paluwagan? Hindi po, paluwagan po kami weekly para yung po yung magiging budget niya pagpunta uli dun sa ano. Ah, so nagpapaluwagan kayo ngayon sir para meron siyang pampamasahe, allowance, papunta sa US pang pa-check up niya. Opo. Sir, huwag niyo pong gawin yon. Baka dyan na kayo mapunada, baka dyan kayo makukulong. Alam niyo yung paluwagan, parang piramiding po yan, scam po yan. Baka dyan na kayo makukulong sir. Naawa po ako sa inyo sir. Sir, at least ginawa namin ng paraan. Ayan na po, si Ms. Bea na mismo. Nakikita niyo na po. Ayan, live na sinasabi niya. Siya yung nasa picture at wala siyang kinalaman doon sa ginagawang panuloko sa'yo. At ayaw mo pa rin maniwala. Naniniwala ka na meron pa rin talaga Jenna. At lalong lumalala, si Jenna ay pupunta ng Amerika magpapacheck up. Kaya lalo mo siyang susuportahan at nagpapaluwagan ka para meron siyang pamasahe at allowance papunta ng Amerika. Then, susurrender na po ako. I'm sorry. I have to give up. Para kausapin siya. Na-refer na po natin to kay Dr. Camille Garcia, sir. And aantayin na lang po siya. Ma'am Bea, I don't want to take too much of your time and I really appreciate you coming out. At ito po, pag-usap sa amin para maklaro itong mabigyan linaw itong problema ni sir. Kaso ayaw pa rin po maniwala. Ano pong reaction niyo po, Madam? Madam Bea, last word po. Sir, Rafi, I wanna thank you din po kasi at least maiwasan na po yung katulad na sinabi niyo po yung identity theft at least po alam ng mga tao na ako po yun nasa picture. Yun po, Sir RG, sana po mahanap niyo po at tanggapin niyo po yung tulong. Sorry na binibigay po ng wanted sa radyo at yung concern po ng mga tao sa inyo, sana po tanggapin niyo po. Mas makakabuti po yun para sa inyo and I wish you well po. Once again, thank you Ms. Shari and thank you po Sir Rafi. Thank you, Ma'am Bea Candaza. Mabuhay po kayo, Madam. God bless po. Sir, i-refer namin po kayo kay Dr. Camille Garcia. Gastos po namin. At kung may i-refer sa inyo si Dr. Camille na psychiatrist, gastos din po namin. Kung ano po yung mga pwedeng matulong namin, financial as far as gamutan is concerned, para magkaroon po ng linaw dito sa inyo kung ano ba talagang problema ninyo. At kung paano po natin magamot, kung meron man, yung inyong naramdaman ngayon. Okay, sir? Pero sir, pwede ako mag-request. Sige po. I-stop na po muna yung paluwagan. Kasi po, darating yung time
na kayo po ay makukulong dahil diyan. Nakikita niyo ba ang sarili niyo po nasa loob ng kulungan? Imagine ko lang, sir. Na-imagine. Just imagine, sir, nasa loob ka ng kulungan. Kasi po, yung paluwagan na yan, scam din po yan. Na kapag hindi na nakasingil, yung mga nagbigay ng pera sa inyo, hindi nyo may invest yan eh. Pinagugulong nyo lang pera eh. Diba? Sa una, may mga perang papasok. Sa bandang huli, hindi na makakatch up dun sa mga kailangan yung bayaran na mga nag-invest din. Magreklamo na yan, makukulong ka. Sir, niluloko ka lang. Ayaw mo maniwala niluloko ka? Then, kung ganun, sir, kailangan nyo po magpagamot at sponsor ko po yan. May mga gusto rin magbigay ng payo din sa nasa action center natin? Sir RG, bakit hindi ka maniniwala na na-scam ka? Kasi lumabas na nga ang totoong biya. Tanggapin mo na lang na naluko ka at maghanap ka na lang ng iba. Sana magising ka na sa katotohanan na mamulat ka na kasi andyan na sa harapan mo ang totoong biya. Malay mo, makakuha ka pa ng ano na tapat na magmamahal sa'yo. Sana magising ka na. Sir RG, naku po, magubad ka na po ng helmet nang mauntog ka sa katotohanan. Parang awaw mo na sa sarili mo. Sir RG, yung tulong ko, it still stands para kayo po ay makausap ng mga eksperto pagdating sa mental health. Sir Ronel. Yes po. Yes, okay. Masasabi ko lang po kay Kuya. Kuya, tigilan mo na yung ginagawa mo para dun sa babae mo. Kasi una sa lahat, matagal na naming pinangarap na mawala yon sa iyo. Kasi mapabuti ka. Tsaka kasi si nanay, nawala na ng lahat dahil sa pag-iisip sa iyo. Hindi namin, yun lang lagi namin iniisip na mabago na yung, ano, yung pananaw mo dun sa babae. Mahal na mahal ka namin, Kuya. Yun lang ang sasabi namin. Kuya RJ, ito lang ang payo namin sa iyo. Ikaw kasi ang panganay naming pamangkin. So, mahal ka namin to, hindi ka namin pababayaan, kaya ayaw namin kasi na ikaw ay malulong sa babae na hindi mo man lang nakikita, tapos nagbibigay ka ng ganun. Although para sa'yo, para sa kinabukasan mo, para sa success mo, ang aming aim para sa'yo. So, mahal ka namin, Kuya RG. Yung tao, kung sino man yun, kakilala niya yun. Kasi pag tayo tumatawag, hindi tayo sinasagot. Hindi po. Siya lang tanging sinasagot. Kilala niyo po ito, sir, itong nanduloko sa inyo. So, sir, pwede, for the meantime, habang hindi pa kinakausap ng mga doktor na pag-refer namin sa inyo, huwag niyo po muna siyang kausapin song si Jenna. Pwede naman po, sir. Kita niyo, sir, natanggal kayo sa trabaho. Yung mga kasama niyo sa work, nag-aalala na sa inyo, lumalayo na sa inyo, naawa sa inyo, and then dumating sa point na walang po kayo ng work. Lahat po yun ng dahil sa inyong paniniwala sa mga pinagsasabi nitong Jenna. I-hook up natin siya kay Dr. Camille or kung meron ma-refer si Dr. Camille na psychiatrist at tumulong sa kanya. Pasalamat lang po ako, sir, kasi dahil doon na... Sa kayo, sir, ano pong nararamdaman ninyo? Wala naman po, sir. Okay lang naman po. Okay, nagpapasalamat po kayo, sir, dahil nalaman niyo ng katotohanan? Hindi naman po sa ano, kasi kawawa naman po yung nasa picture na issue dahil nadami sa issue. Kaya nga, kawawa yung nasa picture. Si Bea na dawit, nagamit. Nagamit po. Okay, sold. So naniniwala ka na? Sa ngayon, sir, hindi pa sa ganun. Hindi pa masyado. Okay, itong tanong, sir. What will it take for you to believe na ikaw ini-scam lang kung sino may taong gumagamit sa picture ni Bea? Gusto ko, sir, na ano, ma-actual kung sino yung tao na yan. Ma-actual? Ang problema nga, sir, paano natin ma-actual? Pag tinatawagan namin, ayaw kami sagutin. Ngayon, pag tinatawagan mo para maka-face-to-face siya sa video call, ayaw niya magpakita at puro palusot. Hindi natin mahuli to, sir. Mahuli man natin to siguro, matagal-tagal. Siyempre, ipapa-NBI natin, ipapa-DICT natin, pero papa-psychiatrist pa rin namin kayo. Opo, sir. Wala namang problema doon. Opo. Opo. Okay. Willing naman po ako magpa-psychologist. Kasi yun ang sinabi sa work mo. Opo. Okay. Kapag na-clear ka ng isang psychiatrist, then pwede kang magbalik sa work. See, mahal na mahal ka ng mga katrabaho mo, sir. Ano bang work nyo, sir? Kumatanong ko lamang. Sa ano po ko, sir? Electrician. Electrician. O magandang work nyo, sir. Magandang pay dyan. Kaya siguro na kapagbigay siya ng maraming pera. Malaki ang pera ng mga electricians. Electrical engineer po kayo, sir? Technician lang po. Huwag nyo po nilang technician. Technician. Technician po. Magandang marangal na trabaho po ang technician at malaki po ang kita niya. Above minimum po yan. Sige, sir. Ganun lamang, sir, ha? Alam niyo, sir, kung sino talaga yon? Ayan, siya niyo, no? Ayan. Single yan. Ayan, sir. Yan, si Glyza, Jenna. Oh, ayan, sir, single. Single po.
sir. Hindi nga, pag yan, single yan. At hindi ka lulukuha niya. Kakabreak lang. Kabibreak lang niya? Oh, ano sir? Tulungan natin sir. Kakabreak. Alisin mo, sir. Alisin mo yung Christmas mo. Okay, Glyza meet. Meet sa... Ayon! Oh. Ano masabi mo sir? RG. Okay na po. Ha? Maganda? Basta po. Oh, ayan. Kamayan mo na. Shake hand. Dangapon po. Oh. Ayan sir. At least yan sir, tunay. At yan hindi scammer. At dalaga, walang boyfriend, walang asawa. Okay na po. Gusto mo minsan sir, eh samahan. Pero dapat meron kayong ano, chaperon. Mag-nood ka ng sini. Hindi nga, sponsor namin. Mag- kung okay sa'yo, okay ba sa'yo? Ha? Wala ka ba talang boyfriend? Wow! Oh. Wala, sir. Ano advice mo ko, sir? Advice mo siya. Sir, gising-gising din pag night time. Tumunod ka sa akin, nagigising. Oh. Kung halimbawa, siya na talaga yung tumatawag sa'yo. Ganun ka, kaganda siya. Pwede picture, ha? Pahay ka. Ayos lang naman po. Pero, anong tingin mo sa kanya? Maganda? Okay naman po. Sige sir, willing akong tumulong. Magising lang siya. O yan sir ha? Oh, tutulungan mo siya. Willing po akong tumulong. O oh, yung magano lang mo dyan para may kausap-kausap siya. Siyempre, imo-monitor po namin. Ano number mo? Ano number mo? Text mate lang sila. O, oh, magti-text mate kayong dalawa. Siyempre, monitor tayo para... Yes. Diba? Medyo malingaw-lingaw sa Bisaya, malibang-libang siya. Pero siyempre, monitor natin. Okay, sir. Tapos, with the supervision of the psychologist and psychiatrist. Okay, sir. Gastos ko lahat yan, sir. Para magkabot ka lang. Okay? Okay. Salamat po. Ma'am Marian, paalam na kami. Okay, at ipapagamot na po namin itong pamangkin nyo, Ma'am Marian at Sir Ronel. Itong utol nyo, papagamot po namin. Pumayag naman siya magpapagamot. Maraming salamat po, Idol. Sa tulong nyo po. Auntie, ito ngayon si Glyza. Ano masasabi mo kay Glyza para dito sa pamangkin nyo? Ay, G, siya na lang para ano, para makita muna. Kasi, di ba, kaysa naman yung ka-textmate mo na hindi mo naman nakikita. Sigurado ka pa, hindi ka lulukuhin ito. Oo, hindi ka lulukuhin yan. Maganda pang sahod niyan dito. Sige kuya, ipagpatuloy muna pag siya na lang yung nagagawa. Ipapakasal na rin namin, Sir Idol. Ano? Ang bilis naman kasalan agad. Hindi muna. Hindi, siyempre usap-usap lang muna yan para makatulong si Glyza. Yung purpose namin is makatulong. Salamat po sa inyo, Auntie Marian at Kuya Ronel. Thank you po. At Sir RG. Thank you po. Thank you. Thank okay. You so much po. Future wife mo, itong asawa mo? Opo, bali siya nang binigyan ako. Sakaling magpalarin ako sa taas. So, pinag-pray mo na rin siya? Pinag-pray ko na po kasi yung relasyon. Pangatlo ko na po siya naging girlfriend. Kaya pinag-pray ko na po. So, paano si Glyza? Sir, paano naman ako? Paano naman? Sinunggal ko naman po, mga katang kutaya ng mga... Balik na rin. Hindi. Wala na. Sige, sir.